na kahit paano yung makipag-ingin dito sa send-off sa Santo Papa dahil nitong mga huling araw ay talagang abala sila at mahigpit na mahigpit yung seguridad na pinatutupad dito. Ano? Kumpara nung unang araw, nung pagdating ni Santo Papa, dahil nga gabi rin siguro yung pagdating, ay mas marami yung mga tao na nandito ngayon para dito sa send-off. Ayan, moving na yung mga vehicle sa unahan, kasama dyan yung mga motorcycle at yung police escorts. At patuloy naman yung pagwagayway ng mga tao, kumakaway. At tila yun na nga, nagpapaalam, send-off ito para kay Pope Francis. Dahil sa huling pagkakataon sa ngayon, ito na yung pagsulyap nila kay Pope Francis bago nga siya umuwi sa Vatican. Doon sa may harapan ng apostolic nunciature mismo, nung mga nakaraang araw, bawal yung mga tao dyan. Pero maging yung bahagi ng kalsada na yan, ay marami na rin ang nag-aabang. At makikita nyo nga, ay talagang nag-bababay na. Bye, Pope Francis! Bye-bye! Thank you! Thank you! Kaya kaliwat-kanan din ang kaway ni Pope Francis sa mga tao dahil nga nakahilera sila on both sides of Quirino Avenue. At dito sa side natin, Mel. Pumunta po tayo sa kinaroroonan ni Tina Panganiban Perez sa pamagitan ng radyo. Nasa Quirino Avenue po si Tina. Go ahead, Tina. Tina, go. Tina, go, 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 Tina. Yes, Mike. Go! Quirino Avenue at Mabini Street at kanina pa nakahanay ang mga pulis dito at binabantayan ng napakarami mga kababayan nating nag-aabang sa pagdating ni Pope Francis. Wala pa tayong nakikita ng papal convoy dito sa ating kinalalagyang lugar, pagamat kanina pa pabalik-balik ang mga hagad at ilang mga advanced vehicles na papunta ng Villamor Air Base. Mike? Sa loob lang ng ilang saglit, ilang prop na lang, nandiyan na yan. Medyo mabagal, Tina, ang takbo ngayon. Saka ang mga tao ngayon, mas malapit doon sa mismong daan. Mas malapit na. Mas malapit na ngayon. Pero ang hindi nagbabago ay yung dami. Parang sa ibang mga lugar ay mas marami pa nga ngayong umaga. Huling hirit na to. At ang hindi rin nagbabago ay ang kabaitang nakikita mo sa pagmumukha ng Santo Papa. Patuloy na nakakangiti. Tina, kumusta na dyan? Tina, go ahead. Kumusta na dyan ngayon? Kikita niyo na ba? Tumataan na sa harapan natin dito sa kanto ng Quirino at Mabini Street ang ilang mga hagad, mga protocol vehicles. Samantala, tawagan po naman natin si Joseph Morong sa kanto ng Quirino at Ros Boulevard. Joseph? Joseph, go ahead. Joseph. Joseph, go ahead. Go. Go, Joseph. Okay, Joseph. Ano sinasabi mo? Dumaan na sa harapan ninyo si Popo, hindi pa? Joseph, go ahead. Kumaliwa na sa towards Ross Boulevard. Dito na, nakita natin na kumakaway siya doon sa mga maraming Pilipino na nagabang since kanina pang umaga. Kararaan na sa atin, Mike. Salamat, Joseph. Si Ivan Mayrina, nasa may Ross Boulevard. Nakatungtong kanina eh, doon sa may concrete barrier. Ayan na, pagkatulakan. Ivan!
nakatuntok ka. Diba? Nakatuntok ka pa dyan. Kung kanina nakatuntok ako sa concrete barrier, ngayon nagdala na ako ng sarili kong bako, inilapit ko pa. Naloko na. Mas malapit pa talaga. Abay, Mike. Alam mo naman yung pagkakataon na talaga naman paraparaan. Ito Mike, kung kanina nabanggit ko, pareho lang ang tao nung arrival at ngayon, abay mas marami ngayon. Sa nakalipas sa 10 minuto, eh, lalong dumami po ang kapal ng tao dito. Mukhang nanonood sila sa atin. At nabanggit ko, mas maganda po pwesto dito. Ayan po, dito sila lahat nagpupwestuhan. At tulad ng nabanggit mo Mike, mas malapit itong ating mga kababayan natin sa daraanan ng PayPal convoy. Andito po tayo ngayon sa kanto nga ng Roas Boulevard at Buendia. Ayan, may nakita na tayong mga motorsiklo, pero hindi pa natin tanaw mula sa ating kinatatayuan yung lead vehicle ng PayPal convoy. Kung magiging mas mabagal, Mike, yung convoy tulad ng nabanggit ninyo kanina, ayun ako talagang matutuwa itong mga kababayan natin dito kasi noong una, medyo mabilis eh yung andar, kaya parang segundo lang eh nakalipas na si Santo Papa sa kanila. Eh ngayon, eto, handang-handang kanila mga kamera. Masaya po ang atmosphere dito sa Rojas Boulevard. Napakagaan ng pakiramdam ng mga kababayan natin at mataas ang sikat ng araw. Kaya naman ito, maganda-ganda ang view ng ating mga kababayan sa pagdaan ng ating Santo Papa Mike. Relax ka lang dyan. Relax ka lang dyan, Ivan. Yung mga reporter po namin, pag wala pa yung Papa sa harapan nila, eh nagre-report po, mga kapuso. Pag dumadaan na yung Papa, wala po, na. Nasisira. Eh, pero talaga ganun. Ikaw din, ganun ka rin. Nung dumaan sa ito, Papa, eh. Siyempre, ako din. Nung dumaan din sa akin, parang iba na. Father Francis. Yung damdamin mo. Okay. Tama si Nel. Father Francis, Father Bernard, alam niyo ba, para sa amin, ang pinakasiguro naman, sasangayon lahat yung mga kasama namin dito sa GMA News and Public Affairs. Ang pinakamahirap na bahagi nitong ginawa namin coverage na ito ay hindi pagod. Ang pinakamahirap po rito ay pagpigil sa luha. Yes. Opo, yes. Opo. Naming mga reporter, cameraman, editor, yung mga nasa studio, yung mga nasa labas. Yung pagod, sanay po kami dyan. Yung puyat, sanay po kami dyan. Eh kasi to a certain extent, bawal kami magpakita ng emosyon. Ano? Yes. Pero paano kung ganun ang tama sa'yo? Mahirap tao lang eh. Napakahirap. Opo. Kaya yung lolo Kiko. Oh. Ay naku, si Jiggy Manikad, nung lumapit si Jiggy. Diba? Ito rin, tingnan mo. Si Mike, natulala. Talaga. Ngayon nga, naiiyak na ako eh. Tulungan ko, sabi ko, hey! Natalia, ito na po ang PayPal motorcade, kahabaan ng Rojas Boulevard. Medyo mabagal-bagal ng konti kesa nung mga pangkaraniwang bilis ng pagtakbo. Pero mga tao, hindi na kailangan itulak pa ng mga pulis. Oh. Talagang disiplinado yung mga tao. Tinugon nila yung panawagan ng mga otoridad. Naipakita din ang disiplina. Opo. Oo nga pala, Father, magandang observation yan. Siguro ba ako din, gusto ko rin makita. Opo, ang bilin sa mga pulis, dapat nakaharap sila sa mga tao. Nakita namin yan ang dry run, Father. Nakita nyo rin siguro yan, Father Francis. Pero ngayon, nakaharap, yung mga pulis, sumisimple, Hoy! Ako naman, lumabas ang tunay na Pilipino. Pilipinong may disiplina. Pilipinong not only on time, before time nandun na. Oo. Lumabas ang pagka-Pilipino ng Pilipino. Ayan, nasa Dakong Pasay ngayon, si June Veneracion, sa harap ng Cuneta Aso. June, nakikita niyo na ba yung bungad ng motorcade dyan? June, go ahead, June. Yung karisma, yung magic nitong si Pope Francis at isama mo dyan
salamat June Veneracion. Mga kapuso. Oh, ikaw nga, ninenervous lang. Hindi pa nga, hindi pa dumadaan ng Santo Pablo eh. Oo nga eh. Ayun na siya. Si Marcel Lazar, kanto ng Rojas Boulevard at EDSA. Mark, Mark, go ahead, Mark. Kamusta dyan? Mike, kakadaan lamang ng Pulpo Pio dito sa kinaroroon na namin sa kanto ng EDSA at ng extend ng Rojas Boulevard at mga tao ay winawagayway ang kanilang mga prayer booklet, ang kanilang mga rosaryo, simbolo ng kanilang panalangin, send-off nila sa tao ha nila isa limang araw na pamamalagi dito sa atin ay nagturo sa kanila ng napakahalaga at napakaraming bagay. Ang mga tao rito ay muling nabuhayan ang sigla dahil 8 hours sila naghintay dito, Mike, para lamang sa ilang segundo na makikita nila ang Santo Papa na nagbigay nila inspirasyon at bumuhay ng kanilang pananampalataya. Lumampas na dito sa EDSA corner EDSA Rojas Boulevard ang Santo Papa at ang kanyang convoy. Balik sa'yo, Mike. Okay, salamat, salamat, Mark. Si Sandra Aguinaldo, nasa... Sandra, nasaan ka dyan? Sa Rojas Boulevard? Okay, wala pa doon sa lugar ni Sandra. Ito po mga kapuso, medyo mas maluwag na ng konti ang security ngayon. Yung mga lugar na hindi pwedeng tungtungan ng mga tao, yung mga concrete barrier, pinapayagan na po sila ngayon. O mga kapuso, wala pa rin nagpapayong? Napansin nyo? Wala pa pong payong dyan sa bagay. Yeah, yun, may pangilan-ngilan, pa isa-isa. O mga kapuso. Tsaka yung mga pulis ngayon, hindi na masyadong lahat, 100% sa tao nakaharap. Yung iba po ay medyo sumusulap-sulap din sa huling hirit nila kay Pope Francis. Rojas Boulevard po yan, kakaliwa po yan sa Menaero. O sige, ayame. Tawagan natin si Sandra Aguinaldo. Nasa Rojas Boulevard po siya. Sandra? Sandra, go ahead. Sandra? Dumaan ng Santo Papa, tumakbo na ng mga tao, abunin pa. Kabila naman sila, tatakbo. Pag nandiyan na siya, tanggalan ang payong. Tiklo pa ng payong. Yes. Ang galing. Ang ganda ng usapan na, oh, pag nandiyan na, pass the message na, pag nandiyan na, wala ng payong. Okay. Father Francis, paano yung papaliwanag na halos, yan tulad yan, nakadaan, tulad sa Luneta, tulad sa ibang mga lugar, UST, MOA, umalis na siya, pero yung mga tao, parang ayaw pa rin umalis. Para ba yan magandang sine? Pagkatapos yung mga panood, pinagkikwentuhan nyo pa, nangangaraw. Gustong ulit-ulitin. Gano'n ba yun? Living in that moment na dumaan ng Santo Papa, ayaw mo pang matapos. Correct. At diba? Nagkinikwentuhan nyo. At talagang kahit di kayo makakakilala eh. Doon makikita, makikilala na pareho kayo ng paninindigan, pananampalataya. Correct. At anong klaseng tao yung ganyan na? Pero mo, mahakot mo yung milyong-milyong Pilipino. Oh, yes. Hindi mo naman kilala yung mga yan eh. Na hindi mo nga kalahi eh, no? Pero look at the charisma, yung correct. Ano niya na maipon niya ang lahat ng Pilipino yan. Yan ang power ng spirit. Correct. Power ibang klase yun eh, no? Okay. O nasa Paranaque. Ah, sige, mamay, go ahead. Malaman natin si Lay Alvis, Lay Alvis, go ahead. Nasaan ka, Lay? Lay, nasaan ka? Lay, go. Inaantabayan na natin ang pagdating ng People Convoy. Kanina umaga pa lang ay talagang marami na tayong mga kababayan ang narito at naghihintay para muling masulyapan ang Santo Papa. Karamihan sa kanila ay nagabang din nung dumating si Pope Francis sa Weber at ngayon ay talagang nagabang sila para naman kumbaga ihatid si Pope Francis na ito nilang maipadama sa Santo Papa yung pagmamahal nila sa kanya sa pagbalik nito sa Vatican. At sana raw ay maalala ng Santo Papa ang mga Pilipino.
Paranaque yan. Domestic road, ayun, naku, palapit na ng palapit sa, kwan, sa Villamor Air Base. Domestic road. Maki Pulido, go ahead. Maki Pulido, domestic road, go. Mike, hindi pa natin natatanaw kahit na yung umpisa pa lang nung convoy, ano, ng convoy ng Santo Papa dito sa may domestic road. Pero naghahanda na yung mga kababayan natin. Actually, kanina umaga pa sila handa, ano, Mike, sa pag-send off nila kay Santo Papa. Kung maraming nag-abang, Mike, ano, kay Santo Papa nung kanyang pagdating dito sa ating bansa, eh mas marami raw sila na nag-aabang ngayon dahil eto na nga yung kanilang huling pagkakataon para masilayan. At kahit actually yung mga nandito, Mike, hindi na umaasa na mahawakan nila ang Santo Papa. They're okay na sa kanila, they're satisfied na makawayan man lang, makita ang Santo Papa bago sa umalis ng Pilipinas. So ayun, Mike, ano, nandito tayo nakatayo sa kanto ng Andrews at Old Domestic. Pero hindi pa natin nakikita kahit na yung umpisa ng convoy ng Santo Papa. Pero kanina, Mike, alam mo, habang tayo nag-aabang dito sa domestic road, marami tayong nakasalubong na mga pasahero papunta sa mga terminals 2 at saka terminals 3. At mula sa kanto pa lamang ng tramo at papasok ng Andrews ay siyempre may road closure kasi, Mike. So kailangan na nilang bumaba sa kanilang mga sinasakyan para makahabol sa kanilang mga flights. Marami sa mga nakausap natin, Mike, ano, ay nagkahabol ng kanilang flights. Marami sa kanila overseas Filipino workers, not necessarily Catholic, pero talagang masaya sila. So ito na, ano, Mike, ano, nakikita natin yung umpisa ng security convoy ng Santo Papa. So far ang nakikita ko, Mike, yung advance party na camera para makuna ng Santo Papa. Immediately behind, almost behind naman, ay ang Pope Mobile. Kaya talaga ito na, nabubuhayan na yung mga kababayan natin na gusto lang naman talagang gawin ay ma-send off ang Santo Papa, maipamahagi, ay ipadama nila yung kanilang pagmamahal para kay Pope Francis bago siya umalis ng Pilipinas. So sa ngayon, ayan na, Mike, ano, nakikita na natin na pinapaypay na ng Santo Papa ang Old Domestic. At ito na yung mga kababayan natin, talaga naman, ito na, magsisimula ng maghiyawan dahil nakikita na nila ang Santo Papa, Mike. At ang Santo Papa, siyempre talaga naman tuwang-tuwa, ano, sa kanyang nakikita. Hindi ko alam kung maririnig mo pa ako, pero ayan na, Santo Papa, kumalan na papunta sa Andrews at ito'y dire-diretso na ng G5 ng Villamor Air Base. Back to you, Mike. Okay, salamat, Maki Pulido. Andrews na po. Yan dyan yung mga tao dyan, eh, alos nasa kalsada. Makipot lang yan. May ginagawa pong skyway dyan. O, mo, si Susan. Ito na. Ito si Susan. Okay. Andiyan na ba si Susan? Ayan. Susan. At ito ako, okay. Mike. Ito, natatanong ko na itong yung convoy, yung mga motorcycle, the cops na kasama sa convoy ng si Pope Francis. Binabagtas na nila itong kapahanan. Tataas ang boses niyan. Ayos ka, bata. Lalakas na lang. Lalakas ang boses niyan mamaya. Relax ka lang, ha? Oo. Ito na. Di ba? Yan ang parating na. Natatanong ko na yung convoy, yung si yung Pope Mobile. At talo, mga kababayan natin dito kanina, disiplinado pa na hindi makakiat sa bakod dito sa ongoing na construction dito. Pero ngayon, eto, medyo kailangan papigilan ng mga security. Alam mo, medyo mas maluwag yung mga pulis ngayon dito, ha? Na talagang parang binibigyan nila ng pagkakataon na mas makalapit yung mga kababayan sa harap natin dito kay Pope Francis. Mas mata na, ika nga, no? Mas mata na. Ito, nasa harapan ko na itong pinaka-convoy, yung mga motorcycle cops. Marami-rami ito, no? At ito, mas malapit nga kami ngayon kay Pope Francis. Nasa harap. Ayan, malapit. Kaunting-kaunti lang ang napagitan namin dito kay Pope Francis. Bye-bye, Lolo Francis! Bye-bye po! Bye-bye po, Lolo! Bye-bye!
Yan, ako. Dumaan na sa amin ang convoy nitong si Papo Francis. At narinig niyo naman talaga yung sigawan ng ating mga kababayan. At by this time, pa-approach na sila dyan sa may kinalalagyan nila Vicky at Arnold. Balik sa'yo, Mel Mike. Ito, ha? Meron ako tatanong kay, ano, kay Father. Father, sa pantsa mo, ano naman ang feeling ng Santo Papa? Oh, mamaya niyo sagutin niya na. Pumunta muna tayo kay Maris Umali sa Andrews Avenue sa Pasay. Maris? Maris, go ahead. Maris. Hey, yung people convoy ni Pope Francis dito sa may Andrews Avenue sa may tapat ng Resorts World. Hindi naman matigil ang pag-aabang yung anticipation, no, yung pagtataas nitong mga cell phones, sa mga banners, pati na rin ang mga religious images, sa mga rosaries, sa mga cross, para maipakita talaga sa Santo Papa. At yung mga bata rito talagang iniaangat na para sa yung unang-unang makita ng Santo Papa, kumbaga makuha yung pansin, yung attention ng Santo Papa. At sa huling pagkakataon na silang maipadama, labis ng pagmamahal at paghanga sa Santo Papa, itong ang pagmamahal at pagsunod sa kanyang mga aral, ang pabaon ng sambayan ng Pilipino sa ating Santo Papa sa kanyang pag-alit. At maging Santo Papa naman ay siyempre nakita naman natin, no, kung gaano sa walang tigil, walang kapaguran sa pagkaway, sa pagngiti, pati na rin pagpapakita ng mga sa mga oras na ito, kulupan din sa kaysan pa rin kasi pagparating pa lang dito sa aming lugar ang Santo Papa. At mas marami ngayon yung mga tao kumpara nung pagdating niya, dahil nga ito na nga yung pagbid nila ng goodbye. Maraming mga banners na nagsasabi na thank you Lolo Kiko. We love you Lolo Kiko. Thank you for coming to our country. Goodbye Lolo Kiko. Yan, nakikita yung usual na admiration and love ng mga tao sa Santo Papa sa isa't isa. Ika nga, if the faith of the devotion or the devotion of the Filipinos is waterproof, the love of the Pope for the Filipinos is typhoon proof. At kahit papalis niya ang Santo Papa, magpapatuloy pa rin ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang hamon na maging missionaries of the gospel. Ayan, ito na lang. Ito na natin yung unang bahagi ng kanyang convoy.
Dagdag-dag pa ng mga additional security personnel. Mukhang talagang dito ay ikot ang Santo Papa, kaya excited na ho yung mga tao. Binuhay talaga niya yung tiwala natin sa isa't isa. Saan na yung mga camera, gadgets, pati mga bata ay pinatong na sa balikat dito. At nakikita na natin itong security niya kasunod na ang Pop Mobile. Andiyan po ang Santo Papa. Paalam! Salamat po sa panahon at oras. Sabi nga ni Cardinal Tagle, sa ngalan ng milyong-milyong Pilipino, salamat. Ang parating hiling ng Santo Papa, pray for me. Ipagdarasal ka namin, sabi ni Cardinal Tagle, kasama namin si Jesus na ipagdarasal ka rin. At yan po ang mga huling eksena ng Santo Papa. Tumatakbo na doon ang mga security. Dito! Dito! Sa harap ng Villamore Air Base, hinihikayat siya naman lao. Dito kayo dumaan, Santo Tumigil. Papa. Tumigil! Tumigil po ang Santo Papa at hindi na napigilan ang mga tao na narito sa tabi namin. Tumakbo na. Ang nangyari kasi, yung mga nakaharang ng mga Air Force at Army, tumakbo rin papunta kay Santo Papa. So nawala na yung dito, barikada, Vicky. Nasira ang mga barikada rito. Nagtakbuhan na ang mga tao na kanina pa alas 3 na kumaga na sa dito para masulipan. Yung iba sa kanila, unang beses nang nila makikita ang Santo Papa kaya sinusulit na mandaruli ang Pop Mobile. Paalam! Pero naging maayos naman, no? Naku, tuwang-tuwa. Oo. Kaya ito na yung last stop. Ito yung finish line ng kanyang five. Papasok na siya sa gate 5. At nandun, naku, ito lahat. Nawala na yung mga tao dito. Pati yung mga security personnel, yung mga member ng Air Force, talagang parang nakatungangan lang. Parang hindi nila alam pa na nang gagawin. Nawala lang. At habang pumapasok pumunta na po sila sa ang Santo Papa sa loob ng Villamore Air Base, magpapasalamat na tayo kay Vicky at kay Arnold. Pumasok po tayo sa pamagitan ni Jessica Son. Jessica. Alam mo, Mel, yung mga motorcycle na guides o escorts ng Santo Papa, napalingon na lang kasi yung kanilang ginaguide na Santo Papa, naiwan pala doon. Nauna na naman sila dito sa loob ng Villamore Air Base. Parang katulad kahapon, di ba? Yung nalito yung mga nakamotorsiklong escort, naiwanan sila ng Santo Papa kasi ang bilis ng takbo nila ay gusto ng Santo Papa maging mabagal. Narito na siya sa loob ng Villamore Air Base, dumaan sa Gate 5. At ang inaasahan natin ay papasok ang Santo Papa sa Kalayaan Lounge kung saan magkakaroon ng greetings with the President. And then after that, ay lalabas sila ng Kalayaan Lounge at lalakad na sa red carpet papunta doon sa eroplano. Ayan naman na, nag-queue na yung mga performers dito sa harapan ng eroplano ng Santo Papa. Kasi may 500 pong mga estudyante, may mga banda, lyre and band na nandito. At meron ding mga recipients ng DSWD, ng CCT o ng conditional cash transfer. At yung mga inaalagaan at pinatutuloy ng DSWD sa kani-kanilang mga shelter. So ayan, sa mga sandaling ito ay nasahan natin na nasa loob na ng Kalayaan Lounge ng Villamore Air Base ang mga VIP. Ayan na nga si Pangulong Aquino at ang Santo Papa. Pagkatapos po niyan, ay maikli lang kasi itong programa dito. Lalabas na sila dito sa Kalayaan Lounge at bababa na sa red carpet. So, dadaan na sa red carpet papunta doon sa eroplano. So, ayan na muna. Mamaya, inaasahan natin kung masusunod itong protocol ay meron uling mga babate na mga officials from the government at meron din po from the church. At susubukan ko lang pong bumaba dito sa ating media platform. Pupunta po ako doon malapit sa dulo ng red carpet para mas makita natin ang malapitan ang Santo Papa. Katulad po ng arrival ceremonies noong Webes, inaasahan po natin na susundin ang yung tinatawag nilang scenario
o protocol dito po sa departure ceremonies unless magbago na naman ang isip ang Santo Papa at gusto niya mas makabati ng maraming tao dito po sa kahabaan ng red carpet kung saan naroon ang mga bata, may mga well-wishers na narito, may mga empleyado ng Air Force, yung mga taga-media na nasa mga platform, foreign, both foreign and local. Banggitin lang natin kung sino-sino yung mga sasalubong, kung sino-sino yung mga well-wishers from the government and from the church. From the government, Secretaries Almendras, Petilla, Montejo, Jimenez, Paje, De Los Reyes, Suliman, Good Domingo, Baldos, Alcala, Executive Secretary Paquito Ochoa, ang Ambassador po ng Pilipinas sa Vatican, Ambassador Mercedes Tuason, Secretary Albert Del Rosario, and Vice President Binay. Ganon din po siyempre ang Pangulo, si Pangulong Aquino. Sa parte naman po ng simbahan, ang mga nakalista na well-wishers, yung mga mag-farewell sa Santo Papa sa panig po ng simbahan, Father Rufino Sescon, Chancery Archdiocese of Manila, Bishop Milo Vergara, Most Reverend Leopoldo Tumulak ng Tagdilaran, meron din po si Bishop Julius Tonel ng Ipil, Most Reverend Ruperto Santos, Bishop of Balanga, Most Reverend Edgardo Wanchi, Vicar Apostolic of Taytay, Bishop of Goa, Reynaldo Evangelista, Auxiliary Bishop of San Fernando, Pampanga, Most Reverend Pablo Virgilio David, Bishop of Kabangkalan, Patrick Buzon, Archbishop of Tuguegarao, Sergio Utleg, Archbishop of Zamboanga, Romulo de la Cruz, at Archbishop of Lipa, Ramon Arguelles. So, yan po ang mga well-wishers dito po sa airport, dito po sa Villamor, para sa departure ceremonies para sa Santo Papa. Andito po ako sa tabi ng mga performers na mga bata. Habang sila po ay nagcha-chant, Pope Francis, we love you. Meron silang mga inihandang sayaw. May mga singer din po from the DSWD. Naghanda po sila ng religious songs. Meron ding mga pop songs. Meron din pong banda mula po dito sa mga lugar malapit po dito sa Villamor Air Base. Katulad po ng mga DSWD centers dito po sa areyang ito na siya rin naatasan na mamahala dito po sa departure ceremony para po sa Santo Papa. Banggitin lang po natin ang kanya pong sasakyan ay aeroplano ng Philippine Airlines. Ang sinakyan po ng Santo Papa from Rome, no, to Sri Lanka ay Alitalia. And then from Sri Lanka to the Philippines, ang sinakyan niya po nung arrival ay Sri Lankan Airlines. At nung pumunta po siya ng Tacloban, Philippine Airlines, hanggang sa pagbalik niya sa Roma, sa araw na ito, Philippine Airlines po ang magdadala sa kanya pabalik ng Roma at ng Vatican. So sa ngayon po sa aking kinatatayuan dito ay nasa loob pa ng Kalayaan Lounge ang Santo Papa, bagamat yung ibang mga opisyal ng gobyerno at yung mga bishops naman, archbishops, yung mga pare na kabilang dun sa mga well-wishers ay nasa red carpet na. So, samantala tuloy-tuloy ang performance ng mga bata dito sa harap ng eroplano. Meron pong barikada sa pagitan ng
red carpet at ng mga performers at yung mga empleyado ng Air Force, yung mga taga-media. Kaya hindi basta-basta makakalapit doon sa dadaanan ng Santo Papa at ng Pangulo. Pero nag-aabang siyempre ang mga narito na malapitan nila ang Santo Papa. Ayan na. So, Jessica, ibig sabihin ba ito, dito, natapos na yung mga send-off ceremonies for the Pope? Parang lumalabas na sa Santo Papa eh. Tapos lang, natapos lang yung sa loob ng Kalayaan Lounge. Para mga ano lang yun, Tita Mel, mga greetings, konting siguro palitan ng mensahe. Sa airport. Pero dito sa harapan mismo ng aeroplano, andito pa yung mga bata at nandito pa yung mga nangangarap, yung mga nagnanais na makalapit sa Pangulong sa Santo Papa habang siya ay naglalakad sa red carpet. Ayan po. Masaya po itong mood dito. Natutuwa itong mga bata, panay-panay yung kanilang chanting. Jessica, inaasahan ba yan na dire-diretso na Santo Papa red carpet straight up to the airplane? Jessica? Yes, pang... Tita Mel. At ano ang... Inaasahan na lalakad siya sa red carpet. Anong exacto oras ng take-off? Yes. Ang nakalagay sa schedule, Tita Mel, ay 10 a.m. Yun ang eksaktong departure ng kanyang eroplano. Mm-hmm. Yung ceremonies dito ay 9:45 supposedly ang start. Pero ito na, nagpapatuloy na ngayon. Ang Santo Papa ay naglalakad na towards the red carpet. May mga umahabol kasi na makalapit sa kanya. Pagkatapos ay naglalakad na siya. Ayan, kumaway siya sa mga empleyado, sa mga taga-media. At yung mga opisyal naman na kabilang doon sa listahan ng mga official na well-wishers ay pumupuesto na sa red carpet. Ay nakikita natin siya. I'm about 5 meters away from the red carpet kung saan na naglalakad po ang Santo Papa at si Pangulong Aquino. Ayan, tingnan natin kung lalapit siya. Napapansin namin sa video, Jessica, na may daladalang bag ang Santo Papa. Tama ba yun? Is that a bag? Ano? Yes. Siya nagbubuhat? May daladala siyang bag. Alam mo, nalitratuhan na ng ilang beses eh. Talagang ordinary black bag. Yung kanya rin sapatos ay ordinaryong sapatos na black. Hindi ang nakakaano. He's been known to carry his own bag. Oo, siya mismo. Ayan, naglalakad na sila sa red carpet. Kasama yung ilan sa kanyang mga escort, both sa local at mula sa Vatican. And they're proceeding doon, closer to the plane, na magdadala nga po sa kanya sa Vatican, sa Roma. Ayan, dito na po, nagtatapos na nga ang kanyang 5 araw na pagbisita dito sa Pilipinas. At binabati na po niya ang mga miyembro ng simbahan na narito. May mga foreign bishops and archbishops din kasi narito. May cardinal tayong nakita. Pinahalitan yung kanyang singsing. Binabaybay ko lang, Mel, no? Itong red carpet, pero nandito tayo sa may barrier. Pero parallel ito dun sa red carpet. So, after na mabati ng sa Papa ang mga officials ng simbahan, ay yung mga official naman ng gobyerno ang kanyang kakamayan. Yung iba sigurado hahalik sa kanyang singsing at magmamano. Lalong nakakadagdag sa damdamin nating
kalungkutan sa pag-alis ng Santo Papa yung kantang Tell the World of Islam. Parang 20 years ago totoo, Father, oo, parang... 20 years younger than... Parang lalong nakaka... Ano ba yan? Bigat sa damdami na lilisanin na niya ang ating bansa, yes. No? At bagaman mag-iiwan siya ng napakaraming aral sa atin, no? Oh, eh, narunong pa rin ang ating kalungkutan na siya aalis na. May limang po naman nag-text sa akin, eh. Ano, Father? I miss the boat. Nalulungkot ako. Pero rin po, no? Talagang impact sa damdami ng tao. He may be physically gone or from our country, yes. But his spirit, his message, his teachings, his direction will somehow be in our hearts. Pero meron kasing kasabihan, absence is a mode of being present. At totoo yan. Yan. Wow, kaya kailangan huwag mawawala sa ating alaala. Father, kwentuhan mo naman kami. Ano yun? Anong feeling niya? Meron ka bang mga nasasagap na mga kwento dyan? Ang sinabi... Tungkol sa ano naman ang kanyang feeling? Ang story ni Cardinal at saka ni Father Lombardi. Cardinal Tagle. And Father Lombardi. Ano ba? Madali ito. Natuloy ako. Nakita mo lang papakaalin. Masayang-masay daw yung papa. Oo. At nung nagpapaalam nga sa kanya, kita ko sa TV, parang naluluha siya. Ayaw na, hindi na siguro bumigay. Although sinabi nga niya, we have to learn how to cry. So, actually, lalo sa amin yung mga pari yan eh. Na parang military discipline din kami. Parang hindi mo pinapakita yung emotions mo. Okay. At ang tingin ko, kaya napaka endearing niya sa mga tao. Kasi mga pananalita niya, tumatalab sa puso. Tayo nasa media, di ba? Pag feelings ang unang mo na-touch, wala na. Bigay na yan, bibigay na. So ganyan si Pope Francis pati sa salita niya. Kaya ang tingin ko dyan, hindi niya malilimutan ng Philippines. Ang daming first eh. First na nag-Nisha siya, during a typhoon. Bumabagyo, tama ka pa. Oh, diba? Bumakasagsaga ng bagyo, nagmimisa. Wala naman bagyo sa Argentina, kaya. Pangalawa, first din, na 6 million ang kanyang audience. In one place, ha? 6 million. Ito rin, ang mga tao, kahit saan man siya pumunta, nagkakagulo, naghihiyawan, we love you, we love you. Totoo. Ang daming tear jerker kasi ni Pope Francis eh. So ito kaya hindi pwede makalimutan ng Pilipinas. Hahabul-habulin natin ang kanyang memory na naiwan dito. Ayan na, unti-unti papasok ng aeroplano. Ayan na, paikli ng paikli ang red carpet, kumbaga. Palagay ko nga ano eh, mamimiss din yung Philippines eh. Ay. Mamimiss niya. Pagdasal natin, sana bumalik ulit. May pag-asa ba na tumalo next year? Mahirap sabihin kasi wala pang declaration. Pero kung tutuusin natin, 4 years ago, nagkaroon ng International Eucharistic Congress, 58 yun. Half a century. Four years kung next year ang bibilangin mo, yung 16. Yes. Sa Dublin ginawa ito. Hindi nakasama si Benedict XVI. Ngayon sa Cebu gagawin niya next year. International Eucharistic Congress. So, ibig sabihin, may pag-asang makabalik siya. Yes, doon naman sa Cebu. Sa Cebu. Ang pangako ni Cardinal Tagle, may consistory sila. Pinapatawag sila ulit sa Roma. Sasabihin daw niya. Pero wala pa siyang... hindi pa nasa... Wala kasiguruhan, pero wala yan ang kanaisan. Yeah. At talagang iimbitahan siya ulit next year. Naku, yan ay magandang antabayanan. Pagdasal natin. Sa Cebu yan, sa Cebu naman sa South. Ang makakasama po ni Pope Francis sa aeroplanong yan ay ang mga bumubuo po ng coverage press corps mula sa Vatican. Kasama po si Mang at Kipolido, si Cara David, at saka yung aming cameraman na si Manyo Quintos. Sabi sa akin ni Cara David, habang nagbinisa si Pope sa Cathedral, yung pala ang patakaran ng Vatican. Kung tutusin, si Cara pwede nang bumitiw sa coverage dahil dito siya sa Pilipinas. Pero ang patakaran, kung sino ang kasama ni Pope umalis ng Vatican, correct. Dapat kasama niya rin babalik doon. Kompleto, walang rabies, walang kula. At para po sa kaalaman natin, all Filipino, syempre Philippine Airlines yan eh, all Filipino po mula kapitan hanggang cabin crew ang maglilingkod sa Papa habang sila'y lumilipad patungong Roma at dyan po sa loob ng Airbus 340 na yan ng Philippine Airlines. Paano sila pinili?
Ayan, paano ba pinili yung mga crew? Ganito po yan. Oh. Sa mga pinaka-senior at pinaka-patikan na mga crew, ay meron din parang raffle. Para walang favorite. Pati na rin yung kapitan. Oh. Pero hindi lahat. Yan yung mga pinaka-veterano at pinaka-magagaling na mga kapitan, mga cabin attendant, flight purser, flight manager. Ayan na. Abay na tayo. Pasok niyan, ayun na po. Tama ka sa piloto. Mga batikan. Look back. Sa batikan. Ito ang sabi ni Cardinal Tagle. Ito ang sabi ni Cardinal Tagle. Lahat ng Pilipino gustong sumama sa Papa. Hindi sa Roma, kundi doon sa mga lugar kung saan may mararalitang Tagalonsod. Doon sa mga bilangguan. Sasama tayo sa Santo Papa. Marami tayo niyan dito. Yes. Dapat tayo lang ang magpasyal sa Santo Papa dito. Marami niyan. Ayan, kasama. At kayo pong mga nanonood at nakikinig sa Visayas at Mindanao at iba dapo ng Luzon na hindi nakapunta rito at hindi nasinayan ng Papa, ni anino niya, ni tsura niya, hindi mo nakita ng personal, huwag po kayong mag-alala. Sapagkat meron po mas importanteng paraan na makita kayo ng Santo Papa at siya po ay sa mga puso natin pare-pareho. So, yan. Pull out na, mga tropa. Nauna nang sumakay sa Airbus na yan ng PAL, yung Vatican Press Group at yung iba pang mga nasa opisyal na grupo ng Papa. Ganyan din ang protocol. Ang huling lalabas, ang huling papasok, pag-aalis na, ay ang Papa. Mm. Ang unang lalabas sa harap, ay ang Papa rin. Mm. Lahat ng iba, sa likod ng eroplano ang daan. Correct. Alis na ang honor guard. Ano, Father, sabi nyo? Father Bernard? Mm-hmm. Wala, paikli na ng paikli, okay. Red carpet? Wala na red carpet, nasa loob na eh. Uro-rolyo na yan. Nasa loob. Oo. Nasa loob na. Ganun. Sinara na ang aeroplano. Nag-wave na siya sa bintana. Baka sumilip sa bintana. Oh. Ayan, sinusumi ni Direk. Ayan. Sinarado na ang pinto. Ayan, baka sumilip ulit yan tulad ng dumating siya. Sakay naman ang air, Sri Lanka. Bumaba na yung mga tauhan ng PAL. Ilang oras nga ba ang ano, ang biyahe? Straight ba ito? Para Francis? Di ko alam ang 13 hours to Rome. 13 to Rome. Pag diretso. Non-stop po yan. Non-stop. Non-stop ito. 13 hours. At kaya kinaugulian na po ng Papa, kasi papuntang kahit anong bansa, dadaan yan sa ipapawid ng iba-ibang bansa eh. China, Kyrgyzstan, mga ganun-ganun bansa, patungon China, patungon Roma. Ang ginagawa po ni Pope, habang nasa niyo si Salva sa ipapawid ng Chad, nag-tweet siya sa mga tiga China. Nag-tweet siya sa mga tiga Albawa. Kung ano yung dinadaanan niya. Yes. Nag-tweet siya sa mga iba-ibang bansa ng Europa na kailangan niyang daanan ng aeroplano niya bago siya makarating ng Rome Airport. Yeah. Greetings from the Ron. Very active siya sa social media talaga. Opo. Marami na nagtataka bakit Facebook to, yes. Si Pope Francis, sikat na sikat eh. Sabi ko nga, napakaliit na state ang Vatican, 44 hectares. Pero ang sakop niya, worldwide, 1.2 billion. Walang ganyan state, the head of the state na may sakop. Buong daigdig ha? Kaya hinihintay na natin ang gagalaw na ang aeroplano. Lalakad na. Mm-hmm. Ito ang malaking tanong. Ang galing mag-ano date ng dalawang pare mo. Parang gusto nilang pag-takeover. Hindi tayo makakapagsopas ng mainit kung wala itong dalawang pare ito. Ito ang malaking tanong. Tamang-tama na kay Pangulong Aquino ang kamera. Ang tutok ng kamera. Malaking tanong ito. Na? Gano'ng katagal ang tatagal ito pagkatapos itong araw na ito? Tanong lang, kayo na po bahalang sumagot. O tayo na ang bahalang sumagot yan, mga kapuso. Siguro ako na muna. Iuhuli ko si Father Lucas. Father Bernard. Ang sa akin, mamaya pa lang hapon, after lunch, meron kami recollection. Ba? Kasi when you say kami, yung community namin, community with the other communities dito sa Makati, Paranaque, Don Bosco, dahil ako, nakikiusap ako sa ating mga mamayan, lahat. Imbis na ang iisipin mo, anong gagawin niya? Anong gagawin ni President? Anong gagawin ni Cardinal? Anong gagawin ni Father? Anong gagawin ni ganito? Ang maganda, anong gagawin ko? Anong gagawin? So ako, para sa akin, para tumagal ang mensaheng ito, lalo na sa mga kabataan, dahil kami mga Salesiano, nananawagan ako sa mga kabataan na dahil sa teknolohiya ngayon, balikan nyo sa YouTube,
lahat ng kanyang homilya, mensahe niya, lalo na sa UST. Tapos, kung pwede pang meron niya, print out yan, pwede. Available yan sa papalvisit.ph, no? At kausap, papayagan mong kausapin ka personal. Dahil nung mga sandaling nagka-homily siya, magulo eh, ang dami-daming ano, ganyan. Pero ngayon, nag-subside na lahat. It's time for us to make a reflection, personal reflection. Limiin mo yung bawat salitang binitawan niya. At ano ang sinasabi niya sa akin? Sa at anong sinasabi ng Panginoon sa akin through Pope Francis? Okay. Yung buya. Father Francis? Amen to that. Amen to that. Niyo yan. Oh, Father Francis? Amen to that. Ha? Amen. Amen, ha? Mm-hmm. Yung... Yan, oh. Talaga. Ayaw talaga umalis ng mga tao. Ganda yung lumilipad. Totoo. Kasi sayang din kung walang personal reflection and introspection. Impact sa iyo, no? Pero tuloy siguro sabihin yung give credit where it's due. Yes. Batay sa ating, sa aking karanasan, ang isa sa magandang nangyari dito sa preparation, ang CBCP at ang government, nagkapit-bisit. Ako, I can stand by that. Nagko-coordinate kami, ha? Congratulations sa lahat sa inyo, no? At hindi lang yung mga namuno dyan sa pag-oorganisa nito, kundi bawat isang volunteer, anuman ang gano'ng kalaki, gano'ng kaliit ang iyong ambag dyan, eh, nakita naman natin, ano, naging antagumpay nito, no? Ay hindi lang talaga para sa atin, kundi para sa buong simbahang Katoliko, sa buong daigdig, ay napakaganda. Pwede na nating ipagmalaki. Kaya siguro, Father, hindi naman mangingimi ang Santo Papa bumalik next year. Sana nga, no? Sa gandang nakita pero, niya ng pagsalubong. Pag nangyari yan, another first yan. Another first. Bakit? Magkasunod ng taon, bibisitahin ka naman ng Papa. Another first. May favoritism. Ay, iba, hindi. May occasion. At sa ibang lugar naman eh. Dahil ang dami nating isla. Sa ibang isla naman. Sa ibang isla naman. Ako, sana nga. We pray for that. Matuloy yan. Ako, at pasalamatan din natin yung libu-libong mga pulis. Mga health worker. Yun. Mga bumpero. Mga sundalo. Mga NGOs. Mga grupo. Mga local government unit. Pasalamatan din natin mga estudyante, yes. Yung mga barangay Tanod, kahapon sa Luneta, merong mga marshal na magkaka-abraso sila, Father, tawag ko. Yes. Yung... Labibising. Human change sila. Para yung mga tao. Sambayan ng Pilipino. Maraming salamat din sa kanya. Magtakin mo, ngayon sa Europa, may terror threat sila, di ba? Halos lahat na ng bansa doon, no? Itignan mo Santo Papa natin, umikot ng Metro Manila, pumunta ng Tacloban, nakabukas ang sasakyan, lumalapit sa tao, no? Nang napakagandang pakita ng ating bansa. Pinapasalamat natin ang buong sambayanan. Ako talaga... Gusto ko lang makita na, ay, meron bang sabihin? Father, sandali lang, sige. Sapagkat kasama ni Jessica Soho, si President Pinoy, puntahan po natin, pakinggan natin itong interview ni Jessica. Jess? Pinakita natin sa pera. So, sabi ko, kaya kawa sa akin, para ako pribileyo magligo talaga sa pera. President, ano pong message ni Santo Papa sa ito? Well, yung inulit niya, kung ano yung nadama niya sa talagang pagmamahal, yung init ang pagmamahal na nadama niya dito sa buong pambiyahe. Did you have any personal intentions or that you gave him? Para inuna ko muna siyempre sa bayan bago sa atin. Ako dinasal ko lang kayo siya personal. Ano pong sabi niya sa inyo? Happy daw ho ba sa naging turnout po nito? Very, very happy. Ano sabi niya? Babalik ho ba siya? Hindi ko na natanong yung kailan babalik. Klaro naman na napagod siya sa pambiyahe ito. Sorry, can I repeat my question? Now you can sleep after all the stress. A little later. Okay, thank you. Thank you. Thank you. So ayan po si Pangulong Noynoy, matapos nga ho niyang i-send off o samahan ng Santo Papa, paakyat po doon sa aeroplano that will bring the Pope back to Rome. At itong mga bata nga nasa tabi ko, tuwa-tuwa sila na nakita nila si Pope ng malapitan. Nakamayan ba niya kayo? Nakamayan niya ba kayo? Doon ang camera natin. Masasabi niyo? Masaya
po kasi ano, nakita namin sila ng personal. Masaya po. Dahil po. Masaya po. Masaya po. Masaya po. I love you po. Love you po. I love you po. So, ayan, ayan ang mga bata. Okay, okay. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Pakabait kayo, ha? Oh, ano? Idol, idol, idol. Anong message ni Pop sa inyo? Sige nga, kung naalala niyo. Mercy and compassion! Mercy and compassion! Mercy and compassion daw. Hindi ka nakakakita. Ano masasabi mo nagpunta si Santo Papa dito? Sobrang blessed po. At saka, pinatama niya po siya amin. Itong mercy and compassion sa pamagitan po siya amin. Salamat po po. And sana po hindi po ito huli pag-visit niyo. Tinatayang halos 500 na mga bata na narito. Sila po yung bahagi ng mga nag-perform para sa departure ceremony ng Santo Papa. Hanggang ngayon, mataas yung kanilang energy level. Na-inspire sila dahil nakita nila ng malapitan ang Santo Papa. Hindi man sila nakamayan, wala man nabuhat sa kanila dito sa loob ng Villamor. Pero sapat na na talaga ang essence at yung purpose ng pagbisita ng Santo Papa dito sa atin, mercy and compassion. At naramdaman yan ng mga bata narito, no? Padre Pio, oh. And during the visit of the Pope, we venerated this. Ah, talaga po? And there were wow. So many miracles, so many healing. Ano po, pahawak po? Yeah, of course. Monsignor. We are always praying for you, Bishop Pio, especially you, Jessica. Thank you po, yes. Thank you po. God bless, and thank the Pope is really great. Yes. You are very blessed. Papicture. Andali, mamaya tayo magpapicture, nagbo-broadcast pa tayo, ha? Sandali lang po, nasa nagbo-broadcast. Alam mo, Mel, Mark, na-interview ko si Pangulong Aquino actually ng ilang beses. Kaya lang, malayo tayo sa camera, so sinunta natin siya. At sabi niya, nagpapasalamat siya doon sa magandang turnout ng pagbisita ng Santo Papa. At sabi, tinanong ko siya, ano, makakatulog na po kayo after all the stress. Sabi niya, maya-maya pa. At sabi niya, may special bang mensahe ang Santo Papa sa inyo? Sabi niya, happy siya. At sabi ko, sinabi niya kung sinabi niya ba kung babalik siya. Hindi ko na maalala sa ingay kanina ng mga katabi ko sa may bandang malapit sa Balikid. But, you know, the President, parang happy rin siya na tapos na kasi I know this caused a lot of stress sa mga security personnel din na nag-safeguard sa Santo Papa because yun nga eh, ang Santo Papa known to be very spontaneous, very random sa kanyang mga gustong gawin. Iniiwan yung kanyang mga security just to be as close as possible to the people. So, ayun po ang departure ceremony sa dito sa Villamor. Mukhang dito na po nagtatapos up. Yung aeroplano po ay scheduled na to make off at around 10 o'clock. Balik muna po tayo sa studio. Mike, Mel, sa puntong ito, salamat Jessica, sa puntong ito ay nakikita niyo yung Airbus A340 ng Philippine Airlines. Kasama po sa flight na yan yung mismong presidente ng Philippine Airlines, si Mr. Jimmy Bautista. Ganyan ka-importante yung pasahero nila dyan, o mga kapuso. At nung dumating ang Papa, ewan po kung kasama ito sa tinatawag nila sa wika Ingles na courtesies of the port, ang nagbukas po ng eroplano, nung bukas ng pinto ng eroplano, ay simbolo lang yan ay ang presidente rin mismo ng Philippine Airlines, si Jimmy Bautista, Mr. Jimmy Bautista. Vicky at Arnold, kamusta na dyan sa kinaroroon ninyo? Vicky, Arnold? Yes, partner! Yes. Napaka-swerte naman itong batang ito, tuwang-tuwa, tulalaban na dahil nahalikan siya ni Pope. Wow! Si Ann Carl, ano feeling mo? Happy po. Oo! Pwede mo nang ibalita sa mga classmates mo? Happy po. Talagang partner, mahirap talaga tapatan itong mainit.
na binigay natin kay Pope Francis, no? Siguro kailangan baguhin ng Guinness World Record ang kanilang record. Kasi talagang hindi talaga natin matatapan ito. Pero ang mas mahalaga siguro para sa atin ay yung dinibdib natin, yung diwa ng pagbisita ng Santo Papa. At sinabi niya nga sa atin, ulit-ulit pray for me. Yan ang talagang assurance natin sa kanya na pagdadasal natin siya. At ang kanyang maligayang pagyang papalik sa kanya. Kahit nakalis na, wala yatang umalis dito. Okay, punta tayo sa studio. Bell Mike. Salamat sa inyo, Arnold at Vicky. Nagtataksi, nabigyan na po ng clearance ang aeroplano na yan na mag-take off. Kaya, saglit na lang po ang inihintay natin. Nabigyan na po ng clearance yan ng control tower ng Ninoy Aquino International Airport. Yung salita po ng mga piloto at air traffic controllers sa buong mundo ay sa wikang Ingles. Ang International Language of Aviation, kung tawagan nila ay Ingles. At nasabi na po ng air traffic controller dyan po sa aeroplano na yan ng Philippine Airlines, sa kapitan, Shepard 1 cleared for takeoff. At so, loob po lamang ng ilang saglit, wala na po si Pope Francis. At sa puntong ito, si Father Francis, si Pope, nandun na si aeroplano. Si Father Francis ito, ha? Nakakalito naman ko si Father Francis Lucas. Kala ko, nalito ko lang eh. Eh, meron siyang nice na iparating, no? Bago tayo magsara, Father Francis. Oh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng more than 250 naming volunteers sa internal communication. Internet communication. Internal communication. Ang tawag po sa inyo, IMC. Opo. ICM ba? IMC ba? Okay. Father Bernard Nolasco ng Salesian sa Don Bosco. Father? Ako naman po eh, nagpapasalamat sa lahat ng mga kabataan nagbigay ng kanilang pagmamahal sa ating Santo Papa. Sana po, mga kabataan, dahil ako po isang Salesian ng Don Bosco, balikan po ninyo ang mensahe ni Pope Francis sa inyo, lalong-lalo na po sa UST. At ilagay po ninyo sa puso nyo, kayo po ang pag-asa, ang buhay na buhay ng ating pong simbahang Katolika dito po sa Abimasa. Maraming po salamat sa GMA sa inyo. Salamat po, Father. Salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa De La Salle College of St. Philippe School of Deaf Education and Applied Studies na mula pa noong Webes, kasama natin sa pagtutok kay Pope Francis sa pag-ati ng mga balita sa ating mga kapuso sa tinatawag na deaf community. Ayan, hanggang sa kahuli-huli ang sandali, nakikita nyo mga kapuso diyan sa inyong mga telebisyon yung pong tulong na ibinibigay nila sa ating deaf community. Kukuha ba natin yung sigaw na Pope Francis, we love you direct? Magandang po tayo na magpusin po na nalabas sa mga basis po natin. Talagang napakarami niyang nasa sa buong mundo. At ang dala niyang mensahe,
tungkol sa pagtulong sa mga mahihirap, sa mga may kapansanan, sa mga nakatatanda, ay hindi lang para sa mga Katoliko, kundi para sa lahat ng tao sa mundo, anuman ang pananampalataya, anuman ang paniniwala, tulad na ipinakita niya nung nakipagpulong siya o nakipagkita siya ng kahit sandali lang sa kinatawan ng iba't ibang mga relihiyon at pananampalataya sa may arko ng UST nung siya ay nagpunta ron nung isang araw, kahapon. Vicky? Yes, ma'am. Ako, napakabilis ng takbo nitong nakaraang 5 araw, no? Pero nakakatuwa, isang sense of national renewal para sa ating lahat. Sana talaga ipagdiwang natin itong mga sinabi niya, yung mga iniwan niyang aral sa atin. At alam ko, sa eroplano yan, marami siyang baong magagandang alaala tungkol sa mga Pilipino. Proud maging Kapuso, proud maging Pilipino. Actually, sa US team, binaon ko yung ano eh, yung to think, to feel, and to do. Yun ang binili niyo sa mga kabataan. Tsaka dun sa meeting with the families, yung if you lose the capacity to dream, you will lose the capacity to love. Mga simpleng ano yan eh, mga simpleng mga mensahe na dapat eh, bahagi ng panunuri natin sa ating sarili. Tapos hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Cardinal Tagle, no, na malapit na kaibigan talaga nitong si Pope Francis. You bring fire, okay, not to destroy, but to purify. You bring an earthquake, not to shatter, but to awaken. You bring weapons, not to kill, but to assure. You are Peter, the rock upon which Jesus builds his church. Salamat. Impressed dito kay Cardinal Tagle. Yung lahat ng kanyang mga mensahe, talagang tago sa puso. Salamat sa inyong dalawa dyan. Jessica, anong impact sa'yo ng visit ng Santo Papa? Alam mo, Mel, after all that's been said and done, I think ang pinaka-importante pa rin mensahe ng pagbisita ng Santo Papa dito sa ating bansa. Yung dulo, yung isa sa mga closing songs nung kanyang misa kahapon sa Quirino Grandstand, yung pananagutan. Napakasimple lang nun, pero yung talagang gusto niyang mensahe, yung pinaka-malakas na mensahe na gusto niyang, I think, maalala natin, no? Meron tayong pananagutan sa isa't isa. I think it's not enough na marami sa atin bumaep, parang naging santo po tayo nitong mga nakalipas na araw na humingi tayo ng patawad sa mga kasalanan natin at sinabi natin na magiging mabuti po akong Katoliko at Kristiyano. I think we should put that into action. Kasi yun ang sinasabi sa atin ni Pope Francis. At yun din naman talaga ang turo ng simbahan. To never forget the poor. To do something. It's not enough na maawa tayo. At well, sabi ni Pope, we should learn to weep. Parang sabi niya, kailangan damhin din natin yung pain ng mga kababayan natin, lalo na sa isang bansang katulad ng Pilipinas na napakarami, mas malaking porsyento, 80 to 85% ng ating populasyon ay mga mahihirap. Dapat hindi natin nakakalimutan yun eh. It's good that the Pope came and reminded us about that. Pero in the first place, dapat na isa sa buhay natin yan at naaalala natin lagi. Mel, Mike? Thank you, Jessica. At lumipad na po ang eroplanong lulan ang Santo Papa. Tayo po'y patuloy magdasal na ang kanyang pagbiyahe sa Roma ay maging maayos, matiwasay at ligtas. Dito po nagtatapos ang special coverage ng GMA News and Public Affairs sa makasaysayan at makabuluhang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas. Patuloy na tumutok dito sa GMA para sa komprehensibong pagbubuod ng papal visit. Wala na po si Pope Francis sa Ninoy Aquino International Airport. Lumipad na po ang eroplano mula sa Villamor Air Base. Sana po wala na siya dito sa Pilipinas. Manatili siya sa puso ng mga Pilipino sa mahabang-mahabang panahon pa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Huwag po natin kalilimutan ang mga leksyon at mga paalala at mga mensahe na iniwan sa atin ng Santo Papa para maging makabuluhan nga po itong kanyang pagbisita dito sa ating bansa. Kailangan maalala natin, huwag natin kalimutan. Alam mo, madalas sinasabi nila, maikliho ang memory natin as a nation, no? Mabilis sa...
yung panibugho ng ating damdamin, madali tayong madala at matangay ng ating emosyon, pero maikli naman yung ating memorya, pero sana hindi ho yan ang maging kaso dun sa mga mensaheng iniwan sa atin ng Santo Papa. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa amin. Mula po rito sa Villamor Air Base, ako po si Jessica Soho. At mula po rito sa may harap ng Villamor Air Base, ako po si Vicky Marano. At yes, Santo Papa, pagdarasal ka namin. Ako naman, Arnold Glavio. At ako po si Mel Tianco. At ito ang People's Talk sa Pilipinas. Maganda umaga po.